Hello, good morning, no. Kakatapos ko lang magsulat, no, at grabe talaga, sobrang intense nung paksa natin ngayon, no. Talagang intense, at ito ay sarili kong research, no. 2 days ko siyang ni-research at 2 days din akong nagsulat, no. Ayon sa mausok-usok at mainit-init na paksa patungkol sa mga Catholic cemetery, no. At natatandaan nyo naman na ako ay naglalatag ng mga preposition or ng mga paksa patungkol sa mga Katolikong sementeryo, no? At ang sinasabi po ng mga Protestante, no, ng mga iba't ng hindi Katoliko, na wala daw po tayong matatawag na Catholic cemetery, no? Sa kasaysayan daw, sabi ng mga sulpot, no, ng mga Protestante, na wala daw pong Catholic cemetery. Ang tawag daw po sa mga yan ay public cemetery, hindi daw po Catholic cemetery, no? Mali daw yung ating pagtawag. So, ano ba yung stand ng simbahang Katolika at ako din bilang isang Katoliko patungkol sa mga Catholic cemetery? Kasi ang, di ba meron mga Catholic cemetery na nandoon mga sulpot? Di ba mga hindi Katoliko, no? Ano ba yung para saan ba yung Catholic cemetery at bakit merong Catholic cemetery? Kasi ito yung talagang mainit-init at mausok-usok na ginigiba, no, ng mga Protestante na, o yakaka pala mga mukha nyo, kayong mga Katoliko kayo, sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Ang Catholic, hindi yan Catholic cemetery, public cemetery yan, para yan sa lahat. Ang tanong, para nga ba sa lahat ang Catholic cemetery? Pag-uusapan po natin yan ngayon, no? Ako po ay bilang isang Katoliko, ako po si San Rio, no? Ako po ay tuwiran at direktang tinitindigan at titindig bilang isa sa miyembro ng Roman Catholic Church, no? Na ang Roman Catholic Church po ang nagpasimula ng mga sementeryo sa Pilipinas. At meron po tayong matatawag na Catholic Cemetery. Naninindigan po ako sa oras na ito bilang isang depensor ng simbahang Katolika, no? Na meron pong Catholic Cemetery at the Roman Catholic Church ang nagpasimula ng mga sementeryo sa bansang Pilipinas. Meron ba akong katibayan? Meron. Unang-una, tatandaan po natin, no, noong March 16, 1521, ang Portuguese navigator na si Ferdinand Magellan na nagtangkang maglayag sa buong mundo para sa Espanya ay nakarating sa kapuluan ng bansang Pilipinas. Si Ferdinand Magellan at ang kanyang ekspedisyon ang mga naunang European na nakarating sa ating bansa. Ang Katolisismo ay umunlad sa bansang Pilipinas mula nang dumating ang mga kolonyalistang Espanyol noong 1521. Ang mga iba't ibang tribo o katutubong pagano na namuhay o namumuhay sa bansang Pilipinas 2,000 taon na ang nakakaraan ng kanilang mga lipi ang siyang lumaban sa mga Kastilang mananakop. Nung sinako po ni Ferdinand Magellan ang bansang Pilipinas, ang Pilipinas ay hindi po Kristiyanong bansa. Tayo po, ang bansang Pilipinas ay isang paganong bansa. At nung tayo ay sakupin ng kolonyal ng mga Espanyol, no, o kolonyalistang Espanyol, ang mga paganong Pilipino noon, sila ang dumidigma sa mga Kristiyanong Espanyol na siyang sumakop noon sa bansang Pilipinas. So, meaning to say, wala pang sulpot. Agree? Ang Pilipinas, wala pong sulpot na Kristiyano, kundi tayo ay bansang pagano. Naging Kristiyanong bansa ang bansang Pilipinas nung tayo'y sakupin ng mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Tama po, ah? Okay. Ang mga Espanyol, pinamunuan nila ang bansang Pilipinas sa loob ng 300 taon hanggang 1898. So nung 1898, umalis na po ang mga Espanyol sa bansang Pilipinas. Pero bago nila nilisan ang ating bansa, 300 years po tayong sinakop ng mga Espanyol na ang bit-bit nilang pananampalataya, walang iba kundi ang Roman Catholic Church.
malaki ang naging impluwensya ng relihiyong Katolisismo sa bansang Pilipinas nung ito'y hindi pa nasasakop ng Kristyanismo. Bakit? Dahil hinubog ng Iglesia Katolika ang bansang Pilipinas na noon ay bansa ng mga pagano na ngayon ay Kristyanong bansa na. Malaki ang naging impluwensya ng Roman Catholic Church sa pangunguna ng mga Espanyol sa pagsakop ng ating bansa, kaya po ang bansang Pilipinas ay naging isang Kristyanong bansa. Sila ang nangaral at lumaban sa mga paganong Pilipinong naninirahan noon sa ating bansa. Kaya kung hindi po dahil sa mga Espanyol na Kristiyano, baka hanggang ngayon tayo ay sumasamba sa mga anito. Okay, next. Hay Panginoon. Bagamat marami ang nagbalik loob at naging Kristiyano sa pamamagitan ng Katolisismo dito sa ating bansa, ang mga paganong kaugalian ay umuunlad din, no? Kabilang ang mga, ano yung mga paganong kaugalian na habang tayo, habang ang mga Espanyol na convert, yung mga ibang pagano na nandito sa Pilipinas at yung iba nagbalik loob sa pagiging Kristiyano, no? Kasi maaaring may mga naging Kristiyano noon na bumalik sa pagiging pagano, pero bumalik ulit sa pagiging Kristiyano. At may mga pagano naman na naging Kristiyano rin, may na-convert. Pero sa kabila ng conversion ng mga pagans na to, no, kasabay din ang mga hindi na-convert ng mga Kristiyano ang mga paganong kaugalian. Ito ay umuunlad din. Ano yung mga umunlad na paganong kaugalian? May idea ba kayo? Ang mga umunlad na mga paganong kaugalian, isa na po dito ang pamahiin. Ang pamahiin ay isang paganong kaugalian na hanggang sa kasalukuyang panahon, ito ay umiiral at pinaniniwalaan ng ibang mga Pilipino. Ito po ay galing sa kultura ng mga pagano, ang huwag kang magwawali sa gabi, huwag kang maglalabas ng pera sa gabi, no? Ito ay mga huwag maliligo kapag meron kayong buwan ng dalaw. Ito ay mga pamahiin na hanggang ngayon ay umiiral. Kaya ang pamahiin, ito ay paganong kaugalian. At meron din tayo, meron din dito sa Pilipinas, no, na mga na isang kaugalian ng mga pagano na umunlad, ito yung paghahain ng dose-dose ng baka at baboy sa mga diyos na kanilang kinikilala ng mga pagano tuwing sila ay may nagaganap na kasalan. Kaya nga po, 'di ba, tayong mga Pilipino noon, kung dadayo tayo sa mga baryo, di ba kapag may kasal, magleletsyon ng baka, magleletsyon ng baboy, ang nagpasimula po ng mga ganitong tradisyon at kultura sa bansang Pilipinas ay mga pagano. Sa relihiyong pagano, sa mga paganong umiiral noon sa Pilipinas, kapag may ikinakasal, kinakailangan silang magkatay ng mga baboy at baka. Dose-dosena para sa kasal. Yun po ang isa sa na-adapt ng mga Pilipino na kultura ng pagano nung tayo ay hindi pa nasasakop ng relihiyong Kristyanismo. Then, ipinakilala ng Espanya ang Kristyanismo sa Pilipinas noong 1565 sa pamamagitan ng pagdating, no, ni Miguel Lopez de Legazpi. Mas maaga, simula noong 1350, no, ang unang naitalang pagbabago sa Pilipinas ay naganap, no, sa isla noong Linggo, April 14, 1521, nang yakapin ng hari at ng reyna ng Cebu at ng kanilang mga nasasakupan ang pananampalatayang Katoliko sa misa ng Linggo. No? So meaning to say, niyakap, no? Niyakap ng Pilipinas ang Kristyanismo noong April 14, 1521, no? Sa pamamagitan ng isang misa. Okay? Sa araw na 'yon, ayon sa ating mga sa ating kasaysayan, history to. No? History to. Philippine history to. Ayon sa ating kasaysayan, ang mga pari ni Magellan ang nagbinyag, no, sa hari at reyna, kasama na rito ang 800 Cebuano. See?
Wala pa pong sulpot neto. Mga datu-datu pa to. Ito yung mga raha-raha, panahon ng mga datu-datu ng mga raha-raha, Hari Reyna, sa Pilipinas. So wala pang sulpot. So pag wala pang sulpot, it means wala pang sementeryo dito, ha? Wala pang sementeryo, patutunayan ko 'yan, no? So ayon sa kasaysayan, ang mga pari daw po ni Magellan ang nagbinyag sa hari at reyna ng Cebu noon sa isla ng Cebu kasama ang 800 Cebuano. Ang Kristyanismo sa Pilipinas na dala ng Roman Catholic Church ay 500 years nang umiiral sa bansa natin. Wala pa pong sulpot na Kristiyano at hindi pa po tayo Kristiyanong bansa noon. No? Kaya wag assuming ang mga sulpot na ito. Game, next. Ang Pilipinas, ito ay isang bansa sa Asia na kung saan ang Confucianism at Buddhism ay may maliliit na impluwensya sa kultura nating mga Pilipino. Kaya nga po meron tayong mga pansit, siomay, siopaw. Hindi ba? May maliit na impluwensya ang mga banyaga, no? Pagdating sa ating kultura, kagaya ng pagdating na lang sa mga pagkain, no? Ang kasaysayan ng relihiyon sa Pilipinas, ito ay isang paglukso o paglundag mula sa paganismo hanggang sa katolikong Kristyanismo. No? Ang kasaysayan ng relihiyon natin, no, makikita natin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas sa usaping relihiyon, ito ay nagsimula sa mga pagano na ngayon ay mga katolikong Kristiyano na. Malinaw po, ah? Ang Confucianism at Buddhism ay halos eklusibo. Wait lang po. Yun. Okay. No? Ang Confucianism at Buddhism ay halos eksklusibong isinasagawa ng maliliit na komunidad ng etnikong Chino na ang karamihan sila po ay mga Kristiyano. No? Okay. Sa mga Tagalog, no, sa ating mga Tagalog na dialekto, ang nung panahon ng mga sinaunang panahon, yung panahon ng ating mga ninuno, no, sa ating mga Tagalog, ang pinakamataas na Diyos na ating kinikilala ay si Bathala. Itong si Bathala na to, ang inilalarawan natin sa kanya, siya yung may kapal o manlilikha. No? So nung mga panahon nung tayo nung wala pang Kristyanismo, tayo ay mga pagano, so tayong mga Tagalog, si Bathala po ang sinasamba natin. At itong si Bathalang ito, ang siyang kinikilala natin bilang manglilikha at may kapal. Ganon din sa mga Bisaya. Sa mga Bisaya, nung hindi pa ito nagiging Kristiyano, no, hindi pa sila napapasok ng Kristyanismong relihiyon, ang Diyos ng mga Bisaya, no, ang Diyos nila na lumikha ay tinatawag na Laon, na ang kahulugan ay sinaunang. No, sa mga Manobo naman, ang pinakamataas na Diyos nila ay tinatawag nilang Manama. No? May mga iba't iba tayong Diyos na kinikilala sa Pilipinas, no? Kaya nung tayo ay sinakop ng mga Espanyol, ang mga paganong ito ay naging Kristiyano sa pamamagitan ng Roman Catholic Church. Ang nagpa-convert ng bansang Pilipinas sa relihiyong Kristiyanismo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Kaya walang sulpot na Kristiyano rito kung hindi na-convert ng Roman Catholic Church ang Pilipinas sa pagiging paganismo patungo sa relihiyong Kristiyanismo. Magkaroon sila ng konting kahihiyan. Okay. Ang mga paganong paniniwalang ito ng mga tribo sa Pilipinas, ito ay binago ng Roman Catholic Church dahil ang denominasyon ng Kristyanismo ay higit na nakapaloob sa kulturang Pilipino at ito ang Katolisismo, no? Yung mga paniniwala ng mga paganong tribo, no, noon na naninirahan sa ating bansa, which is the Roman Catholic Church, na naging nabago ang kanilang kultura at
pananaw pagdating sa pananampalataya dahil sa malaking impluwensya ng Roman Catholic Church sa ating mga Pilipino. Kaya sila naging Kristiyano. At ang Katolisismo, no, ay ipinakilala sa Pilipinas noong unang pang mga panahon, no, noong unang panahon ng kolonyal ng mga Espanyol. Ang mga aral at turo ng Iglesia Katolika sa bansang Pilipinas ay patuloy at nagpapatuloy at tuluyan ng iniwan ang mga paniniwala ng mga paganong Pilipinong ito na nasa Pilipinas. At ito'y kanilang niyakap ang aral ng Katoliko tulad ng kabanalan sa buhay at paggalang sa herarkiya. No? Noong lumaganap na ang relihiyong Kristiyano sa bansang Pilipinas, natutunan ng yakapin ng mga tribo na mga pagano ang relihiyong Kristiyanismo. Kasabay nito ang pag-adapt ng mga doktrina at aral ng Iglesia Katolika dito sa mga paganong ito. Kaya po sila nagkaroon ng Diyos na Kristo, nagkaroon ng Diyos na Trinitarian. Because of the Roman Catholic Church. Tama po? Tapos sasabihin nila ang mga Kristiyano daw mga kriminal. Hindi nila alam na ang mga Espanyol kriminal, pero wala silang alam na dahil sa pananakop ng Espanyol kasama ng mga teritoryo, maraming naibigay ang Espanyol sa atin. Ang Espanyol ang nagturo sa ating mga Pilipino kung paano gumamit ng alpabeto. Ang Espanyol ang nagturo sa ating mga Pilipino kung paano magsalita ng Espanyol na wika. Sila rin ang nagturo sa atin kung paano magsalita ng Ingles. Maraming mga naibigay na kaalaman ang Espanyol sa atin. At ang isa sa naibigay ng Espanyol sa atin, yan ang relihiyong daladala natin ngayon, walang iba kundi ang relihiyong Kristiyanismo. Dahil kung hindi tayo sinakop ng mga Espanyol, wala tayo ngayon sa relihiyong Kristiyanismo. Ngayon, ang Kristiyanismo, no, ito ang may pinakamataas na mananampalataya sa Pilipinas, no? Ang Christianity po sa Pilipinas, ito ang may pinakamataas, no? At ang Kristiyanismo sa Pilipinas, ito ay binubuo ng 90% na populasyon. At ang may pinakamataas na bilang ng Kristiyanismo sa Pilipinas, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Totoo po, mataas ang bilang ng mga Katoliko sa Pilipinas. At sinundan na ito ng mga nagsulputang Protestante kagaya ng INC 1914, MCGI, Born Again Sect, no, yung mga katutubong simbahan. Ano yung mga katutubong simbahan kagaya ng Aglipayan? No, sama-sama na lang sila doon. Pero ang may pinakamalaking bilang, no, dito sa Pilipinas na simbahan, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Why? Dahil ang mga Espanyol sinakop ang Pilipinas 300 taon. Kaya sa 300 years na pagkakaalipin ng bansang Pilipinas sa kolonyal ng mga Espanyol, wala silang ibang daladalang relihiyon kundi ang Roman Catholic Church. Kaya kahit kailan, hindi nila matitibag ang ating relihiyon, Katoliko. Okay. Now, ano ba ang unang sementeryo sa Pilipinas? Kasi ang sabi nila, wala raw Catholic cemetery. No? Tayong mga kayong mga Katoliko, wala kayong sementeryo. Hindi yan Catholic cemetery, public cemetery yan, para yan sa mga tao, hindi yan para sa mga Katoliko lang. Tigas ng mga bungo nyo, mga Katoliko kayo. Sabi nila sa akin yan. Patutunayan ko sa inyo, no? Na ang Katolikong sementeryo ay para lamang sa mga Katoliko. Mas matigas ang bungo nila. Okay. Iba-iba ang tradisyon ng mga Pilipino sa paglilibing noong ang Pilipinas ay hindi pa nasasakop ng Kristiyanismong relihiyon. Agree kayo? Iba-iba ang proseso ng paglilibing sa bansang Pilipinas nung tayo ay paganong bansa pa lang. Agree? Agree. Okay. Ang pinakakaraniwang anyo ng tradisyonal na paglilibing ng mga pagano ay ang tinatawag nating supinpit, earthware jars at log coffins.
At ito ang naging pangunahing paksa ng mga arkeologo sa Pilipinas mula pa noong unang bahagi ng 20th century. Ang isa sa mga sinaunang kaugalian sa paglilibing ng mga patay ng mga paganong Pilipino, no, ng mga paganong Pilipino noon, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga banga na kilala bilang mga banga ng mga munggul. Ang mga sinaunang palayok na ito ay matatagpuan sa kuweba ng manunggul sa isla ng Palawan. Ang isang katangian ng mga garapon para sa mga patay ay ang pagkakaroon ng mga anthropomorphikong figura ng tao sa mga takip ng mga palayok. Ano ang ibig kong sabihin sa inyo, mga kapanalig kong Katoliko? Ang kasaysayan ng paglilibing ng mga paganong Pilipino noon dito sa ating bansa, ito ay ginagawa nila sa pamamagitan ng paggamit ng mga banga at ng mga sinaunang palayok. Tayo po ba gumagamit pa rin po ba tayo ngayon ng banga at palayok? Di ba hindi na? So ang tanong, sino ang nagpasimula ng puntod at nitsyo dito sa Pilipinas? Kung ang mga pagano, nung tayo'y hindi pa nasasakop ng Kristyanismo, ang mga tao noon ay inilalagay sa mga banga, sa mga garapon, no? Tinatakpa, tapos yung takip nila may mga figurang tao, may mga image yung mga takip, no? Nadudun-dun nilalagay yung mga bangkay noon. Ngayon, sino ang nagpasimula ng mga puntod at nitsyo dito sa Pilipinas? Kung ang Katoliko ay walang sariling sementeryo, saan kumuha ang bansang Pilipinas ng ideya kung paano ililibing ang patay ng may disenteng himlayan? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Yan ay itinuro sa atin ng mga Espanyol. Si? Ultimo yung format ng mga sementeryo dito sa Pilipinas. Roman Catholic Church idea yan. Ang mga libingan kahit sa ibang bansa, sa buong mundo, ang nagdagturo, no, ng tamang paglilibing sa isang yumao, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Sa sasabihin nila, wala tayong sementeryo. Nagpapatawa sila, di ba? Okay. Sino ang nagpasimula ng paglilibing sa pamamagitan ng mga puntod at nitsyo sa Pilipinas? Yun ang unang tanong. Ikalawa, sino ang nagpasimula ng sementeryo sa Pilipinas? Okay. Unang tanong, ano ang unang sementeryo sa Pilipinas? Sabi nila, wala raw Catholic cemetery kundi public cemetery. The question is, ano ang unang sementeryo sa Pilipinas? Ang unang sementeryo sa Pilipinas at pinakamatandang sementeryo sa Pilipinas, ito ay matatagpuan sa bayan ng Caloocan. Ito ay walang iba kundi ang La Loma Catholic Cemetery. May Catholic La Loma Catholic Cemetery. So ano tong La Loma Catholic Cemetery na to na matatagpuan natin dyan sa Caloocan? Diba? May La Loma Catholic Cemetery, pinakamatanda. So pag sinabing pinakamatanda, ito yung pinakauna dito sa Metro Manila. See? Wala pang sulpot nito. Dahil itong La Loma Catholic Cemetery, ito ay panahon pa ng mga Espanyol. Espanyol ang gumawa ng La Loma Catholic Cemetery. So it means it is a Catholic cemetery. Wala pang sulpot. So may Catholic cemetery na tayo, no? Tatandaan natin, mga kapanalig, no? Ipinakilala ang Kristyanismo sa Pilipinas noong taong 1565 sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi. At naganap ang malaking pagbabago sa Pilipinas nang yakapin ng hari at ng reyna ng Cebu ang Kristyanismo noong April 14, 1521, which is agree kayo. At ang binyag sa mga pagano ay pinasimulan ng pari ni Magellan, kabilang dito ang 800 Cebuanos. Ayon po yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinamumunuan ng Espanyol ang Pilipinas ng 300 taon bit-bit ang relihiyong Kristyanismong Katoliko. Hanggang 1898. Take note, 1898 wala pa pong sulpot. Take note lang. Okay. Ngayon, ano tong La Loma Cemetery na to? No? Ito ba ay Catholic Cemetery? 100% yes. Bakit at paano? Ang La Loma Cemetery, ito ay isang katolikong sementeryo na hinango sa salitang Espanyol na Campo Santo de la Loma. Ito ay binuksan noong 1884 at matatagpuan sa Caloocan, Metro Manila. I repeat,
Ito ay binuksan noong 1884 at matatagpuan sa Caloocan, Metro Manila. Ang sabi, nabuksan ang La Loma Catholic Cemetery na sa salitang Espanyol ay Campo Santo de la Loma. Ito ay nabuksan noong 1884. 1884 nang buksan ng La Loma Cemetery, 1898 nang lisanin ng Espanyol ang bansang Pilipinas. Sa madaling salita, ang La Loma Cemetery ay nasa ilalim ng kolonyal ng Espanya na ang daladalang pananampalataya ay Roman Catholic Church. Kaya ang La Loma Cemetery ay Catholic Cemetery, na ang pangalan ngayon ay La Loma Catholic Cemetery. Nasa ilalim po ng Espanya ang La Loma Cemetery noon pa. At ang bit-bit-bit-bit ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas, walang iba kundi ang pananampalatayang Katoliko. Kaya ang isa sa pinakamatandang sementeryo sa Pilipinas, walang iba kundi ang Catholic Cemetery. Huwag silang umarte. Okay. Now, ang La Loma Catholic Cemetery, ito ang kauna-unahang sementeryo at ang pinakamatandang sementeryo sa Maynila. Ito ay may lawak na 54 hectares na noon ito ay nasa 130 hectares. Ikikwento ko sa inyo kung bakit naging 54 na dapat 130 hectares. Ito ay binuksan, itong La Loma Catholic Cemetery, noong 1884 at mas kilala bilang Cementerio de Binondo o Binondo Cemetery. So itong La Loma Cemetery na ito, dati itong Binondo Cemetery o Cementerio de Binondo ang tawag. Dahil ang lugar noon ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Santa Cruz, Manila noong panahon pa ng kolonyal ng Espanya. Spanish era, Roman Catholic Church era. No? Ito ay Cementerio de Binondo, itong La Loma Catholic Cemetery, dahil nung panahon ng Espanyol, ang Santa Cruz, no, sakop niya pa itong Caloocan. See? Nasa ilalim to ng mga Espanyol, itong La Loma Catholic Cemetery, tapos wala tayong sementeryo. Nakakaloka, ha? Tatandaan po ninyong lahat, mga kapanalig, ang panahon ng Espanyol dito sa Pilipinas, yon ay panahon ng Roman Catholic Church na pananampalataya dito sa Pilipinas. Kaya tayo ang nauna, wala pa sila. Okay. Binalaan at binalaan ng mga opisyal ng Kastila ang mga rebeldeng Pilipino na pag sila ay sumali sa pag-aalsa o pagre-rebelde, hindi sila maaaring ilibing sa mga kasaysayan to, ha? Binalaan ng mga opisyal ng Kastila ang mga rebeldeng Pilipino na pag sila ay sumali sa pag-aalsa o pagre-rebelde, hindi sila maaaring ilibing sa mga, ibig sabihin marami, sa mga sementeryo ng Katoliko, sa mga banal na lupa tulad ng La Loma. Ang sementeryo ng Katoliko noon ay itinatangi at itinuturing na isang disenteng libing sa oras ng kanilang kamatayan. See? In history, kapag ayon sa kasaysayan, kapag ang mga Pilipino ay lumaban at nagrebelde, no, sa mga Espanyol, hindi ka pwedeng ilibing sa mga libingan ng mga Katoliko. Bakit? Hindi naman kasi Roman Catholic ang mga Pilipino noon, pagano po tayo. See? Yun ang naging batas noon ng gobyerno ng Espanyol nung tayo'y kanilang sinakop. Hindi pwedeng ilibing ang sino mang Pilipino sa libingan ng mga Katoliko kung ikaw ay lalaban sa gobyerno ng Espanya. Oh. 'Di ba? So ang Katolikong sementeryo ay isang pagpapatibay na para lang sa Katoliko. Hindi pa pwede ang sulpot diyan. Ito ay batas na noon pa ng gobyerno ng Espanyol na kapag ikaw ay sulpot, hindi ka pwedeng ilibing sa libingan ng mga Katoliko. O, yung mga rebelde nga, hindi nga pwedeng ilibing doon, no? See? Okay. Ang Campo Santo de la Loma ay isa sa mga site na nakaligtas sa pagkawasak noong World War II noong 1945, Battle of Manila, kung saan karamihan sa mga koleksyon ng arkitektura ng lungsod ng Maynila ay nawasak. Ang La Loma Catholic Cemetery
ay nag-iwan ng isang mahalagang bahagi ng makasaysayang pamana ng arkitektura sa ating bansa. Itong La Loma Catholic Cemetery ay isa sa mga pinagmamalaki ng ating simbahan dito sa Pilipinas. Ang mga anti-aircraft mortar launcher ay makikita rin sa loob ng sementeryo na hanggang ngayon, ito ay nananatiling nakapreserve. No? Kaya napakalinaw ayon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas pagdating sa relihiyon, ang Roman Catholic Church po ang nagpasimula ng mga disenteng libingan sa bansa kagaya po ng mga puntod at nicho. Sa atin po yan nagsimula, mga Katoliko. Diba? Kung galit sila sa Katoliko, wag nilang ilagay ang patay nila sa nicho, ilagay nila dun sa banga. Dahil ang nagpasimula ng paglilibing sa mga nicho at puntod dito, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Ngayon, kung mali ang doktrina ng simbahang Katoliko, wag din nila ilagay sa nicho yung mga patay nila, ilagay nila dun sa garapon. Iba nga nila. Ilagay nila dun sa kuweba. Diba? Dahil ang unang sementeryo rito ay sementeryo ng Katoliko. At ang unang sementeryo na umiiral dito at ito ay sementeryo ng Katoliko, ito ay ginaya at ginamit din ng mga hindi Katoliko bilang libingan ng kanilang mga patay. So kahit po ang sementeryo, ang idea ng paglilibing sa mga patay, ito po ay pinasimula ng Roman Catholic Church dito po sa bansang Pilipinas. Kaya po wala po silang sariling sementeryo. Dahil ang diwa at ang essence ng na ang ibig kong sabihin pagdating sa usaping sementeryo, ang disenyo ng mga sementeryo nila, ito ay galing sa Roman Catholic Church. Wala na nga sariling Bible, wala na nga sariling kalendaryo, wala pa rin ba naman kahit sementeryo? Sumisiksik pa sa sementeryo ng Iglesia Katolika. Nakakaawa naman. Okay. Dito tayo sa kapitapitagang pinagmamalaki ng mga Protestante na maraming nakalibing ditong mga ano eh. Mga sulpot, no? Ito ang kasaysayan ng North Cemetery. Manila North Cemetery. Ang Manila North Cemetery ba, ito ba ay isang katolikong sementeryo? Sabi nila, hindi. Public cemetery lang, no? Pero bago ko itakil itong Manila North Cemetery, ang La Loma Catholic Cemetery, ito po ay eksklusibong sementeryo ng Katoliko. Hindi po pwedeng maglibing ang mga sulpot doon. No, hindi po pwede talaga. Dahil ang nagmamay-ari po ng sementeryo ng La Loma, walang iba po kundi ang diocese ng Caloocan. Sila po ang mga nagbabayad ng tax doon. So, ang La Loma Cemetery, ito ay exclusive lang sa mga Katoliko. Kung hindi ka Katoliko, hindi po pwedeng ilibing doon. Okay. Dito tayo sa Manila North Cemetery, no? Ito ba isang Catholic cemetery o isang ordinaryong sementeryo lang? No, na pwede ang mga iba't ibang mga sulpot dito. No, ang North Cemetery ba ay matatawag na Catholic Cemetery o ordinaryong sementeryo lang? Okay. Napapagod ako, ha? Ang Manila North Cemetery, ito ay isang eksklusibong sementeryo para sa mga Katoliko at hindi para sa mga sulpot na sekta. Bakit? Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Roman Catholic Church sa mga tao, kahit na ang sementeryong ito ay para lamang at nakalaan lamang sa mga Katoliko, binigyan ng kalayaan ang mga Protestante na ilibing ang kanilang mga mata, ang mga patay sa sementeryo ng ating simbahang Katolika. Ang Manila North Cemetery, ito ay hango sa salitang Espanyol na tinatawag nating Cementerio del Norte. Ang Cementerio del Norte ito, na hango sa wikang Espanyol, ito ay isa sa pinakamatandang sementeryo sa buong Metro Manila. Ang sementeryong ito ay pagmamay-ari at matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Na which is ito yung national capital city ng bansang Pilipinas. Ito rin ang may pinakamalaking metropolis na 54 hectares na dati ay 130 hectares din. Aba, dati siyang 130 hectares at naging 54 hectares din. Explain ko sa'yo. Okay. Ang Manila North Cemetery o dating Cementerio del Norte ay matatagpuan sa tabi ng Andres Bonifacio Avenue at nasa hangganan ng dalawa pang mahahalagang sementeryo katulad ng La Loma Cemetery at Manila Chinese
Cemetery. Marami pong mahihirap na pamilya ang kapansin-pansing naninirahan sa ilan sa mga musuleyo, no, sa loob ng North Cemetery ito. Ang Manila North Cemetery, ito ay dating bahagi. Pakinggan nyo maigi to, ha? Importante to. Ang Manila North Cemetery, ito ay dating bahagi o dating sakop ng La Loma Cemetery, no? Ng La Loma Catholic Cemetery. Ngunit ito'y pinaghiwalay bilang eksklusibong libingan ng mga Katoliko. So ito pong Manila North Cemetery, dati po yung sakop ng La Loma Catholic Cemetery. Kaya po yung North Cemetery na yan, Catholic Cemetery yan. Naghiwalay ang La Loma Catholic Cemetery at itong Manila, no, Manila North Cemetery, pinaghiwalayan ng ano, ng gobyerno. Kasi sa sobrang laki ng nasakop ng Roman Catholic Church na sementeryo, kawawa naman yung mga Protestante, saan nga naman sila ililibing? Kaya nakapag-desisyon na hatiin to sa gitna. Kaya yung dating 130 hectares, naging 54 hectares na lang. Ganon din sa Manila North Cemetery. Yung dating 100 hectares din sila dahil iisa lang ang La Loma at ang North Cemetery, naging 54 hectares na lang. Pero ang Manila North Cemetery, Catholic Cemetery yan. Yan ay sakop ng La Loma Cemetery. Pero dahil nakakaawa naman ang mga sulpot at walang malibingan, hinati yan sa gitna. Kaya ang La Loma Cemetery, yung La Loma Catholic Cemetery, mga Katoliko lang po ang pwedeng ilibing doon. Pag hindi ka po Katoliko, bawal. Exclusive yon. Itong ano, Manila North Cemetery, which is that, ano yan, Catholic Cemetery, inopen yan sa publiko. Mapaprotestante ka o hindi. Kasi nga, wala naman silang paglilibingan. Wala naman silang mga cemeteryo sa Pilipinas. Lahat halos sa cemeteryo dito, pang-Katoliko. Hindi po ba? Okay. Ang Manila North Cemetery ay dati ring La Loma Catholic Cemetery, ngunit sila ay pinaghiwalay dahil ang La Loma Cemetery ay isang eksklusibong sementeryo para sa mga Katoliko lang, na ang nagmamay-ari nito ay ang diocesan ng Caloocan. Ang sementeryo na dating kilala bilang Cementerio del Norte na bahagi ng La Loma Catholic Cemetery na ngayon ay tinatawag na North Cemetery ay ipinakilala noong 1904. Kaya ang North Cemetery ay isa rin po siyang Catholic Cemetery. Ang North Cemetery o Cementerio del Norte ay dating naging lugar ng mga kalupitan ng pwersa ng Imperial Japanese na pinamumunuan ni General Tomoyaki Yamashita. Siya, brutal niyang pinatay ang higit na 2,000 taong Pilipino na hindi armado at sibilyan, na hindi marunong lumaban sa gera. 2,000 Filipinos ang pinatay niya rito sa North Cemetery mula October hanggang November taong 1944. Marami siyang pinatay diyan. No? Ngayon, ang sabi ko sa inyo na ang Catholic Cemetery ay para sa pangkatolikong sementeryo. Meron bang naging statement ang simbahan, no, o ang Iglesia Katolika dito sa Pilipinas patungkol sa mga sementeryo ng Iglesia Katolika? Ano ang nais ipabatid ng ating simbahan pagdating sa mga sementeryo pagdating sa mga sementeryo ng simbahang Katolika dito sa Pilipinas? Ito ba ay naging usapin o naging pag-uusap to sa mga obispo na nasa bansang Pilipinas? Yes. At ito po ay ibinalita po ito, no? Ito ay ibinalita noong September 2021 nung pumasok po ang COVID-19 virus dito sa Pilipinas. Para po magkaroon naman ng konting ideya ang mga sulpot na siyang bumabatik sa simbahang Katolika na kung saan ang inyong mga labi ay nasa Catholic Cemetery, pakinggan nyo ang statement ng Roman Catholic Church dito sa Pilipinas. Ito po yung statement ng ating mga obispo noong pumasok ang COVID-19 virus dito sa bansang Pilipinas. Okay, makinig po kayong maigi. Statement to ng simbahan. Nung pumasok ang COVID-19 virus sa Pilipinas, ito ay kumitil ng libo-libong mga tao.
ang Diocese ng Pilipinas ay nagbigay ng espasyo sa sementeryo sa mga hindi Katoliko. Sinimulan ng isang Archdiocese ng Pilipinas na payagan ang mga hindi Katoliko na mailibing sa mga sementeryo ng Katoliko dahil sa kakulangan ng mga bakanting lote na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ang lalawigan ng Cebu sa gitnang Pilipinas ay nakapagtala ng 38,088 na COVID cases, kabilang ang mahigit 2,000 kataong namatay. Sa pinakahuling tala ng gobyerno, ang isla ng Cebu ay nagtatala din ng araw-araw na average na 10 to 15 na katao na pagkamatay kada araw na nakaapekto sa pagkakaroon ng mga libingan sa sementeryo. No? Sa pagtaas ng bilang noon, nung mga pandemya, tumaas ang bilang ng mga namatay. So, nakaapekto ito sa mga libingan sa mga sementeryo. At tatandaan nyo, Catholic Church po ang may maraming sementeryo sa Pilipinas. Okay. Dahil dito, hinihiling ng kawanggawa o charity na payagan ng mga pari ang mga hindi Katoliko na mailibing sa mga sementeryo na pag-aari ng Katoliko sa panahon ng pandemya. I repeat. Dahil dito, hinihiling ng kawanggawa o ng gobyerno, no? Nakiusap ang gobyerno na pumayag ang mga pari, no? Napayagan ng mga pari ang mga hindi Katoliko na mailibing sa mga sementeryo na pag-aari ng simbahang Katolika nung panahon po ng pandemya. At ayon po sa ating Archbishop o Arkobispo Jose Palma ng Cebu, sa isang pastoral letter na kanyang ibinigay noong September 2, 2021, ang sabi niya, sa kaso ng mga hindi Katoliko na namatay dahil sa COVID, at kung saan wala ng mga bakanting puwang ng libing sa kani-kanilang sementeryo, itinuturing kong isang gawa o act na kawanggawa o charity o act of charity, itinuturing kong isa itong act of charity ang payagan ang kanilang paglilibing sa mga sementeryo ng Romano Katoliko sa panahong ito ng pandemya. Isinulat niya sa pastoral letter. Ang mga sementeryo ng Katoliko, ito ay karaniwang nakalaan lamang para sa mga miyembro ng simbahan. Ayon to sa ating Archbishop. Sinabi ng Obispo na ang desisyon ay isang gawa ng mabuting kalooban na magtatagal hanggat kinakailangan. Hinimok ni Archbishop Palma ang mga otoridad na magbukas ng mas maraming sementeryo ng Katoliko upang mapagbigyan ang mga namatay sa COVID-19. Ang mga hindi Katoliko ay nagpahayag ng pagpapahalaga at pasasalamat sa naging aksyon at pagkilos ng simbahang Katoliko para sa kanila. See? Meron pong pag-aari ang simbahan ng mga sementeryo. Meron po tayong sariling sementeryo. At ito ay pinayagan ng ating arkobispo ng Cebu na hayaan nating ilibing din yung mga yumao na hindi Katoliko bilang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Kasi nung pandemya po talaga, nagkaubusan ng pwesto, di ba? Ang dami naman kasi talaga na tsugi. No? At dahil ang Katoliko lang naman ang may pinakamataas dito na pinakamaraming sementeryo, no? Nakiusap ngayon yung government, makapwede naman yung mga ibang namatay, no? Maaaring yung mga ibang ahensya ng gobyerno nakiusap sa mga obispo ng simbahan na baka pwede yung mga ibang yumao ilibing naman sa Catholic cemetery, which is hindi naman nagdalawang isip na ibigay ang pagkakataong ito para sa mga Protestante bilang pagpapakita ng pag-ibig ng simbahan sa mga tao. Kahit ano pa ang pananampalataya mo. Okay. Now, dito tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-uusapan. Ano po ba ang pagkakaiba ng Catholic cemetery sa ibang sementeryo? At paano mo masasabi na itong sementeryong ito ay Catholic cemetery? No? Kailangan, syempre, matalino tayo dyan. Alam nyo dapat ang pagkakaiba ng Catholic cemetery sa hindi Catholic cemetery kasi 'di ba may mga municipal cemetery, merong private cemetery, 'di ba? Meron namang cemetery na
pinagawa lang para lang sa sarili niyang pamilya o angkan, no? So ano ang pinagkaiba sa mga sementeryong ito ng Catholic cemetery? Meron po ba? Meron po. Unang-una, ang mga Katolikong cementeryo o Catholic cemetery, ito ay binabasbasan po ng obispo. Kaya kung sulpot ka, kung protestante ka at ikaw ay nakalibing sa Catholic cemetery, ikaw ay makakatanggap o nakakatanggap ng basbas ng obispo na taliwas sa aral at doktrina ng mga sulpot. Lahat po ng Catholic cemetery, binabasbasan po yan ng mga obispo. Kaya nga po Catholic cemetery, binabasbasan ng mga obispo yan. Kaya kung sulpot ka, kung protestante ka at nakalibing ka sa Catholic cemetery, nakakatanggap ka ng basbas ng obispo ng simbahang Katolika. At pag nakatanggap ng basbas ng obispo ng simbahang Katolika ang mga labi o yumao ng mga sulpot na ito, kayo ay lumalabag sa inyong mga doktrina dahil tumatanggap kayo ng basbas na nagmumula sa Roman Catholic Church. Tama po ba? Take note yan na unang-una, ang lahat po ng mga Catholic cemetery, ito po ay may basbas ng mga obispo. Binabasbasan po yan. Kalawa, sa mga Katolikong sementeryo, ang konsepto ng Kristyanismo dito ang siyang nangingibabaw. No? Sa mga Katolikong sementeryo, ang konsepto ng Kristyanismo dito ang siyang nangingibabaw. Paanong nangingibabaw? San Rio, paano mo nasabing nangingibabaw? Okay. Nangingibabaw ang konsepto ng Kristyanismo sa mga sementeryo ng mga Katoliko dahil unang-una, ang makikita natin sa sementeryo ay yung mga secret images ng Roman Catholic Church. Diba? Sa mga ibabaw ng mga puntod ng mga patay na nasa Catholic cemetery, ano ba mga nandoon? Secret images ng Roman Catholic Church. Hello. May mga images, may mga musik, 'di ba? May mga dambana, may mga artwork ng RCC o ng Roman Catholic Church na ito ay nagpapaalaala sa atin, no? Bilang Katoliko, bilang isang Katoliko na ang pangako ng buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Malalaman mo na yan ay Catholic cemetery kung ang bawat puntod o nicho na paglilibingan ng inyong mga patay ay may mga sagrado ng simbahang Katolika. Yun po yun. Hindi po ba? Pagmasdan nyo po yung mga Catholic cemetery, may mga anghel sa ibabaw, may kerubim, may krus, merong Virgin Mary. Di ba may mga secret images? Bakit? Bakit may secret images, images ang mga sementeryong ito? Because that cemetery is a Catholic church. Catholic cemetery. Di ba? Kung hindi yan Catholic cemetery, sa tingin mo papayagan yan ng ano? Na maglagay ka ng mga Mama Mary dyan? Hindi. Kaya kalimitan sa nakikita ninyo, pansinin ninyo, sa sementeryo ng North Cemetery, sa sementeryo ng La Loma, anando doon, ano makikita nyo sa ibabaw ng mga puntod? Sagradong imahe ng simbahang Katolika. Minsan yung mga musik, di ba, yung mga salamin. Ano nakalagay na imahe doon? Imahe ni Maria, imahe ni Jesus, imahe ng mga anghel. Di ba? May mga krusipiho pa. Because that cemetery is a Catholic cemetery. Kaya malalaman mo na iyan ay Katolikong sementeryo. Kapag unang pasok mo pa lang sa sementeryo, makikita mo na agad ang mga sagradong imahe ng simbahang Katolika sa ibabaw mismo ng puntod ng mga yumao. Dahil ito ay pagpapakita na ang mga yumaong yon na may mga sagradong imahe ng simbahang Katolika ay mga Katoliko. Kaya nga po sementeryo ng Katoliko eh. Diba? Tapos kayong mga sulpot kayo, ayaw nyo ng mga imahen kasi Diyos-Diyosan. Pero isisiksik nyo yung mga patay nyo sa sementeryo ng Katoliko, katabi nyo yung mga imahen ng sagradong imahen ng simbahang Katolika. So kayo, tumututol na naman kayo, ay lumalabag na naman kayo sa aral at doktrina ninyo. Bakit? Dahil ang tingin nyo sa mga imahen ng simbahang Katolika ay mga pagano. Tapos ilalagay mo yung mga labi ninyong mga sulpot kayo sa libingan ng mga paganong pinararatangan ninyo. So ibig sabihin, nilalamon nyo yung sarili nyong suka. Doon kayo nagpapalibing sa lupa ng mga paganong nilalait nyo. Kung talagang kayo ay tumutupad
sa inyong mga doktrina at aral, dapat hindi kayo nagpapalibing sa sementeryo ng Iglesia Katolika dahil mga pagano ang tingin nyo sa kanila. Pero nakikipagsiksikan kayo sa mga nitsyo at puntod ng simbahang Katolika na napapaligiran kayo ng mga sagradong imahe ng Iglesia Katolika. So nilalamon nyo lang din ang sarili nyong suka. Tama ba? Very agree, mga kapanalig, di ba? Okay. Hay nako. Ang sementeryo ng Katoliko, ito po ay para sa Katoliko lang. Bakit? Dahil ang ating mga libingan, no, ito ay mga lugar ng pag-asa kung saan ang bawat Katoliko ay nabibigyang inspirasyon na ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao ng ating mahal sa buhay. So bakit ba merong Catholic cemetery? Ang Catholic cemetery, yan po ay ginawa para sa mga Katoliko. Bakit? Dahil meron po tayo, no, meron tayong tradisyon kung paano natin ipinagdiriwang ang pananalangin sa mga yumao. Nais ng Iglesia Katolika, not only here in the Philippines, kundi sa buong mundo, na ang Roman Catholic Church ay magkaroon ng sariling sementeryo. Unang sa gayon, pag dumadating, no, kapag dumadating yung araw ng undas, no, kapag tayo ay nagdadaos ng araw ng mga yumao, ang mga Kristiyanong Katoliko ay sama-samang nagkakaisa sa pananalangin sa mga yumao. Yun po ang isa sa dahilan. Bakit merong nakalagay na Catholic Cemetery? Pag sinabing Catholic Cemetery, itong sementeryong ito ay may tradisyon na sinusunod. Kapag sinabing Catholic Cemetery, itong sementeryong ito ay nagdadaos ng undas. Pag sinabing Catholic Cemetery, itong sementeryong ito ay nananalangin sa mga yumao. Kaya nga po sa Catholic Cemetery, puro Katoliko ang nakalibing. Bakit? Nang sa gayon, ang lahat ng Katoliko na nasa ilalim ng Roman Catholic Church ay sama-samang magkaisa sa pananalangin para sa mga yumao. Kaya nga po hindi nga po pwede ang sulpot dyan. Alam nga naman, habang nananalangin kami ng Holy Rosary doon, sasabihin ninyong mga sulpot kayo, Ama, Ama, ipaghiganti mo kami. Hindi ba? Kaya pag sinabing Roman Catholic Church Cemetery o Catholic Cemetery, yan ay pangkatoliko. Dahil ang lahat ng katolikong sementeryo ay may tradisyon na sinusunod. At isa na rito ang pananalangin sa mga yumao. Okay? Kaya nga po, no, like what I've said, meron po tayong Catholic Cemetery. Ang Catholic Cemetery, ito ay isang lugar na libingang pang-Katoliko lang upang sa tuwing sasapit ang araw ng mga patay ay sama-sama ang mga Katoliko na mananalangin para sa mga yumao. No? Kaya tayo may Catholic Cemetery. Next! Ang sementeryo ng Katoliko ay pang-Katoliko lang. Bakit? Dahil araw-araw, ang Roman Catholic Church ay naghahandog ng misa sa mga sementeryo ng Katoliko para alalahanin ang mga nakalibing doon. Diba siguro naman tayong mga Katoliko nagsisimba, diba? At sa bawat pagdalo natin ng banal na misa, bahagi ng Santa Misa ng Iglesia Katolika na ipanalangin ang mga yumao. Kaya ang lahat ng mga nasa ilalim, lahat ng nakalibing sa Catholic Cemetery, araw-araw yang ipinapanalangin ng simbahang Katoliko. Dahil araw-araw sa tuwing idinadaos ang banal na misa kasama ang mga sementeryo ng Katoliko na ipinapanalangin ng ating mga pari. Sa tuwing nagkakaroon ng misa, ang ating simbahan, hindi nawawala ang pananalangin nila sa mga patay. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng banal na misa, bahagi ng banal na misa ang pagtataas, no, sa mga kaluluwa ng mga yumao. At kasama dito ang lahat ng mga Katolikong sementeryo. Kaya kung sulpot ka at protestante ka, lumalabag kayo sa doktrina ng sekta nyo. Bakit? Dahil tumatanggap kayo ng banal na misa ng simbahang Katolika. Dahil araw-araw, umaga hanggang gabi, kasama sa misa,
kasama sa pananalangin ng aming simbahan, hindi lang sa Pilipinas, kundi ang buong mundo na ipinapanalangin ang mga sementeryo ng Katoliko. Kaya nga po araw-araw namimisahan ang mga sementeryo ng Katoliko, maging ang Pope ng Roman Catholic Church. Kaya kung sulpot ka at nakalibing ka, no, sa sementeryo ng mga Katoliko, tinatanggap ng labi ninyo ang misa ng simbahang Katoliko. At kapag tinatanggap ng mga patay ninyong mga sulpot ang misa ng simbahang Katoliko, kayo mismo ang lumalabag sa doktrina at aral ng inyong pinaniniwala ang sulpot na sekta. Malinaw ba? Okay. Kaya yan po ang mga naging basihan ko, yan ang mga naging dahilan ko kung bakit ang Catholic Cemetery ay pang-Katoliko lang at hindi po pang-sulpot, no? Kahit na po ang Katoliko ay pwedeng ilibing sa mga hindi Katolikong sementeryo, ang mga miyembro ng Roman Catholic Church, sila po ay karaniwang inililibing sa Roman Catholic Church Cemetery. Bakit? Dahil tanging mga sementeryo lang ng Roman Catholic Church ang may kompletong ritual at buong biyaya ng simbahan na nakakamit. No? Ang sementeryo lang po natin ang may kompletong ritual at basbas ng simbahan na nagmumula sa Diyos. Pag ang isang tao ay namatay, sinisikap ng simbahan na makumpleto mo ang sakramento. Hindi ba? Mula sa pagsilang hanggang sa paglagot ng iyong hininga, may sakramento ka dapat na tinatanggap. At magmula sa paglilibing, sa pagbaon sa iyong material na katawan, sa lupa, no, may natatanggap ka pa rin sakramento, ang banal na misa. Diba? Kaya po, no, ang Roman Catholic Church Cemetery o ang Catholic Cemetery, pang-Katoliko lang, hindi po yan talaga dapat talaga inaanuhan ng mga sulpot. Hindi ko alam kung bakit, kasi hindi sila gumawa ng sarili nilang sementeryo. Okay. Ang paglilibing sa isang Katolikong sementeryo, ito ay isang matagal na tanda ng paggalang ng Roman. Ito ay isa, ha? Isa. Isa sa matagal ng tanda ng paggalang ng Roman Catholic Church sa katawan ng tao. No, I repeat. Ang paglilibing sa isang Katolikong sementeryo ay isang matagal na tanda ng paggalang ng Roman Catholic Church sa katawan ng tao. Ang lupa sa mga sementeryo ng mga Katoliko ay inilaan sa mga Katoliko upang tumanggap ng mga sagradong labi. No? Ang mga libingan po kasi natin, ito ay pagpapakita na may mataas tayong paggalang at pagmamalasakit sa mga yumao. Pansinin nyo naman, di ba, yung mga sinaunang Kristiyano na lang, 12 apostles na lang, biruin mo, buto-buto na yung mga yon, pero nakapreserve pa rin sa ating simbahan. No? May mataas tayong paggalang at pagrespeto sa mga yumao. No? Ito ay isang tanda, no? Pagpapakita ng ating simbahan na dapat nating igalang ang mga yumao. Bigyan pa rin natin sila ng respeto kahit hindi na sila humihinga. Ang sementeryo ng Roman Catholic Church ay tumatayo bilang tanda sa mundo na kahit sa kamatayan, naniniwala tayong mga Katoliko sa muling pagkabuhay. Ang mga larawan ng mga santo sa mga sementeryo ng Katoliko at musileyo, lalo na makikita sa ibabaw ng mga puntod o nicho, ay hindi po yan isang dekorasyon. Ang mga nakikita nyo pong mga imahen, rebulto, statwa sa ibabaw ng mga puntod ng mga mahal natin sa buhay, ito po ay hindi dekorasyon, kundi po ito ay isang tanda ng paniniwala na sa pakikipag-isa ng mga santo sa atin. No, hindi yan display, hindi yan design. Okay. Lagi po nating tatandaan, no, bago tayo magtapos, sa mga kapanalig ko dito, ayon sa ikalawang hari, 23 verse 17 to 18, nang magkagayoy kanyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kanya, yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda. At itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana ng Bethel. At kanyang sinabi, bayaan nyo,
huwag galawin ng sino man ang mga buto niya. Sa gayoy, binayaan nila ang mga buto niya na kasama ng mga buto ng propeta na galing sa Samaria. So malino po dito sa nilatag ko sa inyo sa lumang tipan, sa ikalawang hari, na ang libingan sa panahon ng mga Israelita ay may mga monumento o tanda na tinatawag. No? At ito ay pinatotohanan mismo ni Jesucristo. Ang sabi nga sa ikalawang hari, anong monumento yaong aking nakikita? No? Ano tong mga monumentong ito? Ito ay libingan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda. So maging sa panahon ng Israelita, ang mga libingan ng mga yumaong banal sa kanila ay may mga tanda. At ang mga tandang ito, ito ay ginagawa nila ng mga monumento. Monumento, bantayog, estatwa, rebulto, imahen, tanda. Kagaya ng makikita natin sa sementeryo ng Katoliko. At ito ay binigyan ng katibayan ni Jesucristo sa bagong tipan. Lucas 11 verse 44, kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya tinutuntungan ng mga tao na di nila namamalayan. See? Kristo to, ha? Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya tinutungtungan ng mga tao na di nila namamalayan. So meaning to say, no, sabi ni Kristo, kahabag-habag ang mga libingang walang tanda. Kaya ang libingan ng simbahang Katolika sa mga sementeryo ay may tanda. Ito ay mga imahen. Bakit kailangan ng tanda? Dahil sabi ni Kristo, tinutungtungan ng mga tao na di nila namamalayan. Kung hindi mo lalagyan ng tanda ang isang libingan, magiging isang ordinaryong lupa lang siya. Magiging isang walang halaga. Bakit? Hindi alam ng mga tao na may nakalibing doon. Walang halaga ang mga libingang walang tanda. Kaya sa Catholic Cemetery ay may mga tanda. At yan ang dahilan kung bakit ang mga puntod at nitsyo nating mga Katoliko sa ating mga sementeryo ay may mga tanda. Dahil kahit sa lumang tipan, sa Old Testament, ang mga yumao doon ay nilalagyan nila ng monumento bilang tanda. At sabi rin ni Kristo, no, ang mga libingang walang tanda ay kahabag-habag. Kaya po, tatandaan natin, no, ako si San Rio, no, dahil tayo ay nag-usap patungkol sa sementeryo ng Katoliko, ang mga imahen, larawan, estatwa o rebulto na nasa ibabaw ng mga puntod ng ating mahal sa buhay, ito ay pagpapakita ng hindi Diyos-Diyosan, kundi ito ay pagpapakita bilang tanda na ang mga santo at banal ay nakikiisa sa ating pananalangin sa mga yumaon nating mahal sa buhay. At ang isang sementeryo ng Katoliko ay malalaman ninyo kung ang bawat nakalibing doon ay may mga sagradong imahen ng Iglesia Katolika. At tatandaan nyo, ang lahat ng sementeryo ng Iglesia Katolika, ito ay binabasbasan ng mga obispo. At ang lahat ng mga sementeryo ng Iglesia Katolika, ito ay araw-araw isinasama sa banal na misa ng buong mundo na nasa ilalim ng Roman Catholic Church. Kaya po ang sementeryo ng Katoliko ay para sa Katoliko lang. Dahil kung may Protestante o sulpot na ililibing sa sementeryo ng Iglesia Katolika, tumatanggap sila ng mga basbas at doktrina at tradisyon ng ating simbahan sa mga sementeryong ito. At ito ang nagpapatunay na sila mismong mga Protestante ay lumalabag sa kanilang sariling aral at doktrina, sa kanilang pinaniniwala ang sekta. Dahil kung talaga sila ay 100% na nananalig na ang kanilang mga aral at turo ng mga Protestanteng sektang ito, no, hindi dapat sila nakikipag-sumasama sa libingan ng mga Katoliko. Dahil unang-una pa lang,
napapaligiran sila ng mga sagradong imahin. At ang mga sagradong imahing ito, ang tingin ng mga sulpot, ito ay mga pagano. Kung ito ay mga pagano, sa pananaw ng mga sulpot, nangangahulugan ang kanilang mga yumao na protestante ay nagpalibing sa paganong lupa na pagmamayari na walang iba ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun lang po, at sana po ay nagkaroon ako ng konting bahagi na ibahagi ko kung ano ba ang stand ng Roman Catholic Church at ako bilang isang defender ng simbahan patungkol po sa mga sementeryo ng Iglesia Katolika. At 100% titindig tayong lahat, tayong mga Katoliko, na ang sementeryo ng Katoliko ay para sa Katoliko lang. Kagaya ng ibang sulpot na yan, kahabag-habag sila. Wala ng sariling Biblia, wala ng sariling kalendaryo, wala pang sariling sementeryo. Maawa na lang tayo sa mga sulpot na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si San Rio, isang Catholic defender, and please subscribe on my YouTube channel, San Rio TV. Maraming salamat po.